Good morning mga tropa. Dito tayo sa KJM Car Wash and Detailing. Aking pisan. So may nagawin tayo ngayon. Ano to eh? Lancer box type. Yan. Issue niya ay nahagok. Walang power. Samahan niyo ako ngayon. Ulikuti natin to mga tropa. Okay, siya. Pandarin natin mga tropa. Siyang power, nahagok. Kung makikita nyo yung mga tropa, may nalabas dito sa primary, walang nalabas secondary. Yung secondary jet nya hindi nagana. Yung plunger pag binigla, wala rin. So yung plunger kasi sa power system nyo, so kailangan yun kaya siya nahagok. Wala tayong ibang gagawin dito kundi bubuksan ang carburetor. Yan. Bukas natin overhaul ng carburetor, focus tayo sa secondary jet, yung sa secondary jetting, secondary fuel system, saka sa power system, sa plunger. Doon sa idling system, okay naman siya, nagmi-minor siya. So wala lang siyang power. Ayan, mga tropa. Eh, kakalasingin muna natin sa mga tropa. Mga tropa, nakalas na natin sa kanyang carb. So isa pang nakita natin dito, ayan o, oh, yung kanyang idle solenoid o cut-up solenoid, binarahan na lang. So mamaya, pagaganahin din natin yan. So nga pala, dito is kailangan te-testingin din natin itong diaphragm na to, kung nagana. Ayan. So, yung maselan, kailangan na testing din natin to. So, paano ba pag-testing yan? Okay mga tropa, so te-testingin ko yung ano. So lalagay nyo lang naman ang husto. Yan, yung diaphragm. Kasi yun ang dinagana kanina. So yun, meron yung hukos sa ilalim. So, paso. Hindi masyado kita. Yan. I-supply ng hose yan. Yun, makikita nyo. Yun. Nako, ayan yung hose sa may daliri ko niya. So yan ang supply niya ng vacuum niya. So yan, naglagay ako ng separate na hose, igupin ko lang, titignan niyo kung gagalaw. Nakita niyo yung lever nung ano, nagalaw. Ibig sabihin, buo pa to. So wala tayong problema sa diaphragm. So, swelto tayo rito. So ngayon, pag binuksan natin, so itong dito nang gagaling ang vacuum niya, yan, sa loob niyan. Lilinisin dapat yan para magkaroon siya ng vacuum pressure. Dito nagbabara yan doon sa loob, meron yan doon sa loob. Mamaya mga tropa, papakita ko sa inyo yun sa secondary, sa secondary na jettings yun yung nagpapagalaw ng kanyang diaphragm. So bubuksan muna natin to ha. Medyo yung ano natin, video, medyo chap-chap na gagawin natin. Doon lang tayo magpo-focus sa sira niya. Kasi doon sa other video naman natin, meron naman tayong complete video na overhauling. Ngayon dito, ang gagawin natin, yung video natin, focus lang doon sa may sira. Sa secondary, sa plunger, yan. Tsaka dito sa, ito ang issue niya, yan lang, tatlo lang naman yan. Sa cut-off solenoid. Ayan mga tropa, nga pala nakalas ko na yung air horn. So sa ibabaw, ito yung air horn sa ibabaw. So may nakita akong issue. Yan, much better kung magkakalas kayo ng mga tropa ng carburetor, eh huwag nyo itotoob, itatagilid para yung laman niyang gasolina sa float valve, eh makikita natin yung level.
So yeah, kagaya niya, nakita ko. So mapapansin nyo, yung hindi naman natako niya, hindi ko pa tinatagili dyan, ha. So yung kanyang laman na gasolina o pondo sa float valve is kukonti. So makita nyo yan, guys. Ito, yung may salamin, dapat kalahati sa salamin. So ito, walang salamin, walang silipan, level. Siya, andito yan. No? Andito ang level niyan. So sukatin natin. Ayan. Sa screwdriver, sukatin ko. Tinan nyo mga tropa kung gaano kalayo. Diba? Dapat hanggang doon yun. Hindi naabot, diba? Malayo. So, halma, kasi tataas pa yan pag nilagay natin yung float bowl. So, ilalagay ko na rin to. Halimbawa, ilagay na natin yun sa loob. So, nakita nyo ba mga tropa na abot pa rin ba? Yeah. So, atrasado yung gasolina niya. So, isa na rin yung dahilan kung bakit walang lumalabas dito sa possible na kaya walang nalabas dito is either barado. Apektado na rin yun. Kasi, mangyayari, magkukulang siya sa gasolina rito sa float bowl. Kaya wala nang lalabas dito. Dito na lang meron. Yung dito, wala nang lalabas kasi kulang ang level, wala sa level. So, i-adjust. So, ang pagkano naman nun, mga tropa, so, i-adjust natin to sa float bowl. Yan, yan. So, i-adjust natin. Tatama natin yan yun. Dito ang adjustment yun. Dito yung adjust siya. Ayan, mga tropa. So, na-check na natin itong diaphragm na gana siya. So yung vacuum pressure yung galing diaphragm. Yan, yan, nakita nyo yung sa may butas ng barrel niya. Diyan nakuha yan. May kumibara yan. Hindi mag kikreate ng vacuum pressure. Walang vacuum pressure na ihigit dito sa secondary diaphragm. So okay itong diaphragm eh. So kailangan lang ma-check natin yung ano. So ako, ang ginagawa ko dyan, ispray ako ng carb cleaner. Ginisprayan nyo, papat nyo lang sa loob. Ingat lang mga guys, ha, kailangan meron kayong mga PPE protective eyeglasses, kasi pag inispray nyo mapunta sa mata nyo, sakit yan. Sprayan ko, ha. So kita nyo, may nalabas doon. So ay, pag hinigpitan nyo naman yan, yun, so may nalabas. Dito kasi nalabas sa puno eh. Gagawin ko. Pinasok ko yung carb cleaner. Tingnan natin kung may lalabas. Ayaw. Okay lang guys, may lalabas doon. Dalawa. Ayan. Ayan mga guys, kailangan pag i-spray natin to, may lalabas dito. Dalawa. So, para magkaroon ng vacuum pressure. So, spray ako muna. Yun. Butang. Yun. Sabihin nun, buhay siya. So, wala na siyang bara kanina. Medyo nagbabara-bara pa eh. Pag may lumabas doon, clear na itong daan sa may secondary na vacuum papunta sa kanina, walang nalabas eh. Oo nga. Kaya yun, pupukusan natin. Hopefully mamaya gagana na to. So, tapos itong sa idle, sprayin na natin yung carb cleaner to. The idle solenoid. Ayan. Para mawala yung mga barabara niya. Plunger. Yun. So kaya mas better talaga gumamit ng carb cleaner kasi kita niyo yung mga butas lumalabas doon yung ano, unlike pag hangin lang, kung barado yan, hindi mo makikita yung hangin. Siyempre, liquid type siya. Kung makikita mo, lumalabas yung mga liquid doon, carb cleaner, sabihin, buhay talaga siya. Ayan guys, isa pang mga, ano natin, nakita nyo yung mga hose. Kailangan itong mga hose pit siya.
So siya maluwag na. Nakalubay na. Matigas na yung hose. So ito magkakaroon na ng vacuum leak. So pag may vacuum leak yan, siyempre sisingaw yan dyan. Hindi gagana itong diaphragm. So ito papalitanan natin ito. Malubay na siya. Ito yung wala nang kapit. Mura lang naman itong hose. So papalitan na rin natin yan. Sige, ginko siya pag hindi gumana ito ang mga vacuum leak. Mga tropa, nakalas ko na. So binubuo ko na unti-unti. Ayan, nalinis natin ang carb cleaner yan. Ayan po mga tropa, nabuo na po natin yung ating carburetor ng 4G32 Pisamba. 4G32 Saturn. Ayan, yan ang aking pisan. Ginagawa niyo yung ano, nilinis niyo 27. Salpang kala mga tropa, pinalilinis nyo lang yung fibra nyo. Ayan mga tropa, nga pala, ito yung fibra, nilinis namin. So ano ba purpose nitong fibra to mga tropa? Ayan, pag-usapan muna natin to, magandang usapan. Si iba tinatanggal to sa carburetor. So ano ba purpose ito? Patungan lang ba o plate? So ito tropa, may mga purpose yan. Napakalaking bagay ng purpose nito. So diyan nakapatong yung ating carb, no? Intake manifold muna bago fibra, bago carb. So eto, hindi din nilagay yan para design lang. May purpose yan. Nagsisilbing insulation yung fibrang yan. Yung init ng manifold, syempre bakal. May tinatawag tayong tatlo klase ang init. Radiation of heat, conduction of heat, convection of heat. Yung sa bakal, dalawang bakal, mainit yung isa, example, nagdikit, mainit o dumikit yung bakal dito, yun ang conduction of heat. So ngayon, itong carburetor, pag dumikit yan sa intake manifold, syempre yung engine natin, mainit, yung init ng intake manifold, pupunta rito sa carb, no? So pag uminit ang carburetor natin, mag-evaporate ng mabilis yung gasolina sa loob nitong float valve. So, yun ang mag-focus kung bakit lalakas tayo sa fuel consumption. Kasi magkakaroon siya ng fumes. Magiging fumes yung ating fuel, lalabas yan dito sa air horn. No? Pag uminit itong ibabaw ng itong buong carb na to. Ngayon, pag may fibra, yung init ng, kumbaga, for example, ito yung intake manifold, hanggang dito lang sa fibra yan. May insulate niya yung init. Yung init ng intake, hindi aakyat sa carburetor yan. So, yun ang purpose nito, ha? Ito, inilalagay ito, hindi tinatanggal. Minsan, pag singaw rito, kailangan yung manipis na sealant lang o kaya yung gasket maker, yan, lalagay sa ibabaw, taas baba para huwag sumingaw. Kung naman sobra kapal ng mga sealant, minsan, napasok doon sa loob ng idle system, nagbabara pag sobra kapal. So, yan mga tropa. Pinaliwanag na sa inyo kung gaano kahalaga tong fibra na to. Kahit doon sa motor, may mga fibra yan sa carb. Huwag nyo tatanggalin. Pag nag-convert, misa nawawala to, ibabalik pa rin. Co-convert ng carburetor, for example, mga 16 valve, lalagyan ng 4K, nawawala na to. So, ikakabit pa rin natin kasi may purpose to. Yun nga ang purpose. Insulation siya. Para yung init ng intake, hindi pupunta sa carb. Kakabit ko na to, ha. Testingin na natin yan. Ayan po yung tropa. Mga box type na ginawa natin. I-road test po. Natapos lang po i-road test niya. O, baka may nakakakursunada. BM lang po. BM lang po kami. Napakayabang ng tunog. O. Ulong pa lang eh. Ulap na eh. O. Mga tropa, oh. Baka may nakakakortunada sa inyo, mga tropa. BM lang si Sir Mac. Ayan po. Pambenta po yan, mga tropa. Baka may kortunada nyo. BM. Wow. Ano ba, Pisa? Ayos ba stakbo? Ako nabibiting ka pa. Eh, anong nakaraan? Ayaw talagang mapalabas man lang.
Ha, hindi talaga mapatakbo nung nakaraan. Kaya pa may patay. Ha? Kaya pa ng konti patay. Ito. Ayan, ayan. Ito na dyan, eh. Ayan, mga tropa, baka may nakakakursunada. Ayan po, output namin ngayon, ha? Ito mga tropa, kinabit na po namin yung carburetor. O, kagaya kanina, wala siyang idle solenoid. So, kinabitan na namin. Ayan, itong idle solenoid na to, dalawang wire, isang ground, isang positive. Yo, sinama na lang namin sa supply ng coil. Ayan. Tapos yung kanina, yung secondary, hindi nagana. So, pinagana natin. Ayan. Okay na siya. Tapos, in-adjust natin yung sa idle up. Yung sa aircon niya. Sa idle up. Ayan. Inaiming na rin natin. So, ginamitan po namin yung vacuum pressure gauge at timing tachometer pala. Sorry. Ayan. Isa pa, start na. Makita ng tropa kung paano under nito. Huwag mo nang gagasan, ha? Start lang. Ayaw, mga tropa. Pang click, di ba? Ayan. Nakita nyo kanina, di ba? Nahagok, walang galit. Ayan. Napakaganda ng minor niya ngayon, mga tropa. Oh. Pinong-pino umandar. Ayan. Baka may nakakakursunado sa inyo. Yan eh, binibenta ni Pisan. PM lang si Sir Mac. O, ayan po ang ating finished product ngayon, ha, mga tropa. Subisi Lancer. Subscribe and like Sir Mac Garage. O, ayan. Mga tropa, wala pang ano sa loob yan, ha. Wala pang mga bangko kasi iaayos pa natin yan. Lilinisin. Bubuhuin pa yan. Ano yan? Coffee brown. Lalagyan pa ng upholstery na bago yan. Makita nyo. Naka mags po yan. BBS. Ayan. Yung mga gusto ng old school na Lancer. Mga tropa. O, ayan o. PM nyo lang ako. Ha? Para magkaintindihan tayo. Kung huwag naman po masyadong ano ha. Tapat lang. Presyo, huwag naman masyado, napakababan. Kapare, titignan nyo din naman sa tindig ng sasakyan. Okay, ito din naman. Bagong ilamos po yan. No? Ito nyo naman. Old school ang dating, ano yun? Lowered pen. Okay, bababa para uwi ng konti yan. Yan. Okay lang mga tropa, subscribe and like, Sir Mac Garage.